natin sa Bunga Panahon. Check your time. 2 minutes makalipas po ang alas 12 ng hapon. It's 2:02 on the clock. At syempre naman, oras na yan. Mahal ko hatid po sa atin ng MX3 Coffee, Clara Olay, Easy Dips and Spreads, and of course, ng Rhea Vitamins. Mahal ko, ha? Okay ka naman dyan? Oo, hindi sana okay ka kung ano mang pinagdadaanan mo sa panahon na ito, no? Mahal ko. Alam mo, ang swerte-swerte po ng mga tao na, alam mo yun, kahit anong problema yung dumating sa kanila, kahit anong stress yung dumating sa kanila, eh talagang sina-shrug off lang nila, talagang bina-brush off lang nila. Hindi nila pinapansin, mahal ko. Yeah! Diba? Kasi ang rason nila, naku, problema, oh, lilipas lang yan. Oh, mawawala din yan, okay lang yan. Diba? Hello po sa mga ganyang klase ng tao, ha? Yung laging positive ang tingin po sa buhay, diba? Pero alam mo, sabi nga nila, diba? Well, actually ito parang kahapon narinig ko lang siya from somewhere, mahal ko, no? Kasi alam mo naman ako, mahilig ako manood ng mga kung ano-ano, ganyan. Alam mo, sabi nila, diba kapag ikaw daw po ay stressed, diba? Yung iba, may problema, ganyan. Yung iba, diba ang ginagawa nila? Parang nagre-revert sila sa ibang gawain para makalimutan nila yung problema nila. As in, hindi nila hinaharap. Wow! So, yung tipong iinom or manonood ng kung ano man para makalimutan yung problema or makikipagkwentuhan kung kanino man, makikipagtawanan kung kanino man. Tapos ang rason nila is para makalimutan nila yung problema nila. Wow. Pero alam mo, psychologically speaking, dapat daw hindi ngayon, hindi ganon. Dapat kailangan mong i-access, mahal ko, yung emotions mo. Wow! Dapat matuto kang i-confront yung emotions mo kung talaga nalulungkot ka, eh di malungkot ka. Huwag mo siyang, alam mo yun, iba band-aid response. Huwag mo siyang imamask with something ng ibang emotion kasi mas lalong hindi mo makikilala yung sarili mo. Mas lalong hindi mo masosolve yung problema. Dapat mag-indulge ka, mag-dive in ka dun sa emotions na nararamdaman mo. Diba? Para mas makilala mo yung sarili mo. Wow! Diba? Para mas, alam mo yun, maka-face to face mo yung problema, yung emotions na yan. Ganun daw yun. Yahoo! O, diba? Sabi lang nila. Sabi lang nila, eh, di ko na ba talagang punta. Sige, gagawin ko na nga sa susunod. Kapag nagka-problema tayo, mahal. Oo, talagang, aawayin na lang kita ng bongga. Hindi ko na lang siya, kalimutan na nga natin, ganun. Kasi di pa ganun ako, dahil mabait akong jowa. Halimbawa, may nagawa kang mali. Ano ba naman yun, mahal, yung mga ganyan? Kalimutan na natin yun. Sige na nga, kalimutan na natin. Tapos wala na, kasi nga mabait akong jowa. O sige na nga, okay na yan. O, basta ganito ka, ganyan ka. Feeling ko mag-aaway kami, mama. Hindi, totoo yun. Dapat daw matuto kang i-access yung emotions mo para mas makilala mo yung sarili mo. And hindi lang to sa mga ano, ha, sa mga adults, ha. Alam mo, dapat daw sa mga bata. Halimbawa sa mga nanay po na nakikinig po sa atin. Halimbawa, meron kang anak, no? Tapos yung anak mo, biglang, halimbawa, nahihiya, mahiyain, or nabully kung saan man. Diba, usually ang sinasabi natin, no, don't be sad, huwag ka na malungkot. O ito, lollipop. O ito, bibilan kita ng something. O ito, mag-smile ka na, pupunta tayo sa ganyan. Hindi daw dapat ganun. Wow! Dapat daw kalkalin mo, i-digest mo, alamin mo kung bakit siya umiiyak, o ba't siya nalulungkot, ano yung dahilan kung bakit siya nalulonely, ganyan. Yahoo! Para matuto yung tao, matuto yung bata, na i-access din yung feelings niya at i-validate yung feelings niya. Ganun daw yun. Kasi explain mo sa kanya kung bakit hindi ka dapat malungkot, anak, kasi ganto, ganyan. Hindi yung, alam mo yun, tinatanggal mo na agad na hindi mo pa nga na-explain. Ay, naku, huwag ka na malungkot. O, bili tayo ng ganito, bili tayo ng ganyan. O, dapat hindi daw ganun yun. Wow! Ha? Yahoo! Explain mo sa kanya. Kasi lahat naman tayo deserve ang magandang explanation. Sabi nga ni Piola Pascual. I deserve an explanation. Diba? Ay, teka lang, mag-hi nga pala muna ako sa lahat po ng mga tutok po sa atin dun po sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Sabi ni Rocky Oropio, okay po, salamat naman. Yahoo! Hello naman kay Ate Luth Likudan, kay Ransky Plaza. Sino po itong mga nandito? Si Mali, ganda ng bracelet mo, DJ Lensei. Saan mo po nabili? Ay, yung bracelet ko, binigay to sa akin ni Mahal. Pero sige, magkano ba offer mo? Sabi nga ng tatay ko, everything is for sale if the price is good. If the price is right, everything is for sale. Matuto ka sa tatay ko, ganun. Lahat naman talaga for sale if the price is right.
Okay tayo dyan. Pero joke lang. Ano ka ba? First gift sa akin to ni Rommel. Yahoo! Kaya iniingatan ko to. Ganyan. Ganyan yung pag-iingat ko sa kanya. Nakikita niyo ba ako sa akin? Ganyan. Pero minsan nakikita ko to ano na lang. Yung tipong nahulog na pero lagi ko siyang nakikita. Oo. Wow! Hello naman sa mga nakatutok po sa atin. Si Vance Amoyan, si Gabriel Martus, at saka si, sino pa to? Ate Raquel Carino, always present. Grace Pabular, hello po DJ Lindsay. Happy Friday po. Happy Friday naman sa inyong lahat dyan. O siya, halika na at tayo po ay magkwentuhan na ngayong hapon na ito. Hapon ng Friday, mahal ko. Time check muna tayo, 7 minutes after 2. Tamang oras, Metro at Mega Manila 207 on the clock. Oras na yan natin po sa atin ng MX3 Coffee and ng Rhea Vitamins. Yahoo! Halika na at tayo po ay magdrabahan na nga pala ha. Kung meron kang story na gustong i-share dito po sa programa po natin, by all means, you are so so welcome, Halko. I-send po na yan sa lihimnangliham1067@yahoo.com. Again, Mahalko, lihimnangliham1067@yahoo.com. Wow! Diyan nyo po i-send yung mga stories ninyo at ako na po ang bahala after noon. Okay! Halika na, mahal ko. This is Lihim ng Liham at ako pa rin po ang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Yahoo! At tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Lihim ng Liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing, damdamin hindi masambing, suyak na may pag-ibig, at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim ng liham. Mga pick-up lines. Tapos naging mas close pa tayo.
kilig na kilig ako nung araw na yon. Wish ko nga eh, sana wag nang matapos. Habang tumatagal, mas nakikilala kita. Hindi ko nga inaasahan na mabilis lahat ng pangyayari. Niligawan mo agad ako. Hindi naman kita agad sinagot noon, no? Kasi sa totoo lang, meron din akong tatlong magniligaw noon. Pero diba, ikaw pa rin naman yung pinili ko. Kasi simula grade 6 pa lang, crush na kita. Akala nga nung iba, diba, hindi tayo magtatagal. Kasi nga, biglang naging tayo. Madalas lang nila makita noon na nag-aasaran tayo. Diba? Pero hindi nila alam na seryoso tayo sa isa't isa. Hindi nila alam kung gaano mo ako napapasaya. Akala nila, isang buwan, dalawa, tatlo, hanggang doon lang. Pero pinatunayan natin na hindi totoo yun. Kasi umabot tayo ng isang taon. Hindi naman naging madali ang lahat. Dumating nga sa punto, di ba? Na halos isang linggo tayong nag-aaway. Tapos, kinaya naman natin. Nakasurvive tayo. At mas lalo pa nating minahal yung isa't isa. Ganun naman daw talaga, di ba? Ang totoong nagmamahalan, nag-aaway. Nung pangalawang taon natin, siguro mas kilala na natin yung isa't isa. Palagi na tayong masaya. Lahat ginagawa mo para sa akin. Nag-i-effort din naman ako para sa'yo kahit babae ako. Alam mo, nung time na yon, pakiramdam ko sobrang perfect ng relationship. Dapat nag-grow yung pagmamahala nating dalawa. Kaso hindi ganun yung nangyari. Kasi ngayong tatlong taon na tayo, parang nawala na lahat.
Nawala ang lahat kasi dumating si Che. Si Che, yung childhood crush mo, di ba? Yung sabi mo, pinapangarap ng lahat ng lalaki. Maganda, maputi, mabait. Ang sabi mo, matalino. Halos lahat-lahat ng gusto ng lalaki, nasa kanya na. Nagulat na lang ako kasi bigla kang nagbago. Sobrang bilis. Kasi naalala ko noon, nung gabi okay pa tayo eh. Okay pa yung lahat. Masaya pa tayo noon. Sweet ka pa sa akin. Hinahawi mo pa yung buhok ko. Tapos kinikis mo pa ako sa noo. Ang sweet-sweet mo sa akin, pero kinabukasan, bigla na lang nag-iba. Bigla na lang nagbago ka. Nanlamig ka agad sa akin. Nawala agad yung lalaki na nakilala ko nung una. Wala na yung lalaking mag-good morning at mag-good night sa akin. Nawala na yung best friend ko, yung partner ko. Wala na yung lalaking tagapunas ng luha ko. Yung lalaking nagpapasaya sa akin tuwing nalulungkot ako. Wala na yung taong mapapagsabihan ko ng problema ko. Ang sakit-sakit kasi sa isang iglap. Nawala na lang lahat. Pero alam mo, mas nasaktan ako. Kasi nung pinapili kita, siya agad yung pinili mo. Nasaktan ako kasi sabi mo pa sa akin, mas nauna mo siyang nagustuhan. At ever since, hindi na nawala yung feelings mo para sa kanya. Nasaktan ako sa mga pangako mo sa akin na hindi mo tinupad. Nasaktan ako kasi palagi mong pinapamukha sa akin na wala na talaga. Na hindi ka na masaya sa relasyon nating dalawa. Nasaktan ako na sa tuwing sinasabihan mo ako ng I love you, hindi kita iiwan, sa'yo lang ako. Hindi ko alam na kasinungalingan lang pala lahat ng yun. Hindi ko matanggap yung nangyari. Kaya naman hanggang ngayon umaasa pa rin ako na babalik ka sa akin. Alam ko, mukha na akong tanga. Pero hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na i-chat mo ko. Tapos sasabihin mo sa akin na mahal kita. Umaasa pa rin ako kahit alam kong hindi na mangyayari yun.
kasi ang sabi mo, hindi na magbabago yung desisyon mo. Kahit masakit, wala naman akong magagawa, di ba? Sobrang baliw ka pagdating sa kanya. Pero mahal, kung sakali man na hindi kanya tanggapin, baka naman pwedeng bumalik ka na lang ulit sa akin. Kung sasaktan ka man niya, mahal pa nga ako, babawiin kita sa kanya. Handa akong magbulag-bulagan na parang wala kang ginawa sa akin, na parang hindi ako nasaktan. Sa akin ka na lang. Sa akin ka na lang ulit. Sana hindi na lang siya dumating, no? Kasi sana tayo pa hanggang ngayon. Sana hindi nasira yung relasyon na matagal nating binuo. Kung hindi siya dumating, sana tayo pa hanggang ngayon. Kaya ka na sa piling niya. Mahal, sana naging masaya ka sa naging desisyon mo. Mahal ko kapag kailangan mo ako. Nandito lang ako, ha? Alam mo, hindi ko alam kung bakit mo ako iniwan ng ganun. Hindi ko alam kung bakit nakayanan mong kalimutan lahat ng memories natin.
Mahal, hindi ko alam kung ano yung naging pagkukulang ko sa'yo. Kasi sa pagkakaalam ko, kung ako na lang sana. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cha. Lindsay, ito ang lihim ng aking liham. Ito ka na naman kumakatok sa aking